Tell us, therefore, how you feel about the Filipino people in general now, 3 years after EDSA. No different. I do not believe that what happened at EDSA was, I think it was a terribly well organized. I mean, it was very well done, very well organized. I'm sure there was a core group in that who believed. There were mistakes in my father's administration, for which I'm sure people were hurt. But I do not think, and I didn't think then and do not think now, that that was representative of the majority of the 54 million then Filipinos. I still don't think so. Ito yung nangyaring EDSA Revolution, yung tanong sa kanya, mga utol, no? So, hindi siya naniniwala dun sa revolution na yon. Okay? Hindi yan yung majority ng 54 million. Okay? Hindi yon. Hindi yun yung mga nag-aklas. Kundi, ito'y bunga lamang na binuo, di ba? Sabi niya, may core group na bumuo dyan. O, pwedeng binayaran, pinilit sumama, at ang dami ko nababasa sa mga comments na pinilit lamang sila sumama sa EDSA Revolution na yon, and yung mga interviews ng mga taong anti-Marcos ng mga panahon na yon, na parang kasi pati sila yung mga estudyante ng mga panahon na yon, eh naloko rin dahil sa mga pag-control nila sa media na kung puro kasamaan ni Marcos ang nilalabas. O ngayon, ang sinasabi ni Bongbong Marcos, hindi totoo yung EDSA Revolution na yan. Yan ay parang ano, sarswela nga eh, ang tawag nila. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ang susunod natin mapapanood at mapapakinggan, mga utol, ay interview kay Bongbong Marcos nung mga panahon na sila'y in exile sa Honolulu, Hawaii. Ito'y dated 1989, mga utol, at ito'y mula sa private collection ni Colonel Arturo Arwiza. Si Colonel Arturo Arwiza ang tinaguriang the last loyalist kasi siya ay aide-de-camp ni President Ferdinand Marcos. Okay? Ang aide-de-camp po ay parang sa madalit sabi personal assistant. Okay? At saka talagang nanatili siya sa tabi ni Ferdinand Marcos kahit nung siya ay pinatalsik na. Okay, mga utol, ganun ka-loyal si Colonel Arturo Arwiza. So, rest in paradise po. At sa mga namayapa na rin po si Colonel Arturo Arwiza. Ito po yung mula sa kanyang pribadong koleksyon. Okay? Credit sa may-ari ng video na to. Game na. To talk to us this afternoon. How is the family taking the events of your family's family taking the events of your father's delicate and often critical condition? Well, teka lang mga utol, ito yung kung sa mga hindi nakakaalam na mayapa si dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1989. So malamang ito yung panahon na talagang malala na ang kondisyon ni President Marcos. Events of your father's delicate and often critical condition. Well, as anyone who's been through it, who's had an extended sickness in the family, would probably understand. It's quite nerve-wracking. It's an emotional roller coaster. But as we are all wont to do, we get more and more used to it. I suppose we're handling it better now than we were before. It's never easy, but we're still here. Well, what can you say about your father's steadfast decision to return to the Philippines, given his present health condition and the persistent rejection of all your appeals by the Cory government? Mm. Do you still think it is a good decision? Oh, yes, certainly. There are no good reasons for us to stay here. The very basic fundamental question is whether or not we belong here. We do not. Mm. Home is in the Philippines, not here. Malinaw ah. So gustong-gusto nilang umuwi kasi hindi naman talaga sila taga ron. Parang ganun, 'di ba mga utol?
Pero sila in-exile sa pilitang pinatalsik sa Pilipinas o pinaalis. Okay mga utol, at nalaman nyo na yung mga kwento na yan. Marami na nagkwento. So na-feature ko na rin yan na sila ay pinaalis o persahang pinaalis ng Pilipinas noong 1986. Secondly, we have been accused of all kinds of terrible crimes. And we have been accused of all kinds of terrible misbehavior. And the place to answer that is in front of the Filipino people, not in front of the American media, not in front of the American public, not in front of the American political system. Oh, yung mga akusasyon sa kanilang pamilya, eh, di ba, doon nililitis ng mga panahon na yan, dinidinig, doon dinidinig sa United States na sabi ni Bongbong Marcos, eh, dapat, eh, sa mga Filipino people o sa Pilipinas, dinidinig itong mga kaso o yung mga akusasyon laban sa aming pamilya. Which is tama naman, palagay ko. Bakit doon dinidinig yung kaso nila? Sa Amerika, eh, wala naman yung mga yun dito. Di ba? Okay, tuloy na natin. But in the Philippines, and certainly it was a good decision. As a matter of fact, I don't even think there was a decision that had to be made. It was almost a given. Mm-hmm. If you were your father, would your decision be exactly the same, or would you do certain things differently? Certainly, the question as to whether or not one should return home is not anymore, is not really a question any longer. To go home, certainly, yes. To do things differently, who knows? It's very hard to say. I wouldn't be one to second guess him, but perhaps we see things in a different light now than we did 3 years ago. Mm-hmm. Has the family discussed any plans in the event of the inevitable happening, God forbid, to your father? Oh, certainly, yes. Of course, all the practical considerations have been discussed, and all the practical plans as to the disposition of, there's no other way to put it, the disposition of the family, certainly have been discussed. And I suppose we have a pretty good idea what to do. But this is the whole problem. The powers that be in the United States will determine what we can and cannot do. And although we may want to do certain things, we may not be allowed to do so. Yes. I mean, just as an example, my parents are not allowed to leave the island of Oahu, which is not up to us. It's no decision of ours. It's the American government doing what they feel the Philippine government wants them to do. Hirap nung kalagayan nila, no? Mga utol, no? Hindi sila pwedeng umalis doon, no? Tagpa nila nakakulong. So hindi nila desisyon yun, no? Inaantay lamang nila na bigyan sila ng karapatang makabalik sa Pilipinas. And so long as we stay here, those sort of constraints will continue. And which brings us back to the reason why we must go home. Mm-hmm. As the only Marcos son, and as the man bearing the name Ferdinand Marcos, do you think of pursuing your political career and taking up the cudgels for the Filipino people where your father has left off? Political career na. Pag-uusapan. Well, you know, the only way I can answer that question is really to give you a general idea of where my priorities lie. As I mentioned before, obviously there have been many accusations leveled against the family. But and all those have to be answered. Secondly, the family cannot be allowed to just exist or just survive within the political milieu in the Philippines. There must be an element of self-determination in terms of our lives. And certainly we will work towards that, i.e., the legal questions must be resolved.
the legal accusations must be answered. Mm. We must be able to live a life that is dignified and honorable. And it's a simple wish, but it seems to be something that they're not willing to give us, and therefore I will do everything I can to achieve that. As to a political career, well, it would seem that most of the time one finds oneself in a political career because of something that one believes in. Considering what has happened in the last 3 years, it would seem that is the sort of direction that one would inevitably take. I would certainly champion any cause that would try and right any injustice in the Philippines. Mm. If there's one thing the old man has instilled, I think, in all of us children, is a great nationalism and a great desire for equality and egalitarianism in the country. And should anything stand in the way of that, I will certainly work against it. If that takes a political identity, then so be it. Ganda ng sagot niya ng mga utol. Anyway, gusto niya munang unahin yun. Diba? Sabi niya, according kay Bongbong, sobrang daming mga akusasyon sa kanilang pamilya na gusto niya munang linawin. O sa madalit sabi, to wrap it up, linisin ang kanilang nadungisang pangalan. Yun muna yung una niya bago yung political career, pero hindi niya naman sa ano yan, kung ito'y magdudulot sa kanya ng paglaban para sa karapatan ng karamihan, kung kinakailangan niya tumakbo, tatakbo siya. Okay, kaya kinakailangan niya maging ano yan, maging politiko. Okay mga utol, pero before this, mga utol, nung 1980s, si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos ngayon, nung 1980s ay nahalal bilang Vice Governor ng Ilocos Norte. Okay, at nung 1983 ay siya ay kasi lumisan o nawala ang Governor ng Ilocos Norte noon. So, nung 1983 siya ay naluklok bilang Governor. Siyempre, nag-take over siya bilang Governor ng Ilocos Norte noong 1983. Then, na-exile ang pamilya nila noong 1986. Excuse me. Ayun. And then, nakabalik sila ng bansa noong 1992 kung saan ay nanalo siya bilang congressman ng Ilocos Norte. Isipin nyo yung pagmamahal ng Ilocos Norte sa pamilyang Marcos considering the fact na kaliwat kanan ang paninira sa kanilang pamilya. Okay? Tuloy na natin. I think that's actually getting ahead of ourselves, because simply the problems of the family are enormous and must be reckoned with before any of this sort of thing can be dealt with. As usual, when it comes to question of political career and things like that, it's really not for one to decide. It's not for me, it's not for you to decide. If the people ask you, then you must go, you must serve. Diba? Yung sa kanya, no? Kapag hinihiling ng mga tao na ikaw ang mamuno, na pamunuan mo sila, and then you go, pero hindi yun para sa akin, hindi ko desisyon yun, o hindi desisyon ng sino man. Kung hinihiling ng pagkakataon at ng mga tao na pamunuan sila, bakit hindi? Parang ganon yung sinasabi ni Bongbong Marcos dito, no? Okay? At kung uulitin ko lang, kung may pinamana daw, no? May magandang payo siya ang kanyang tatay sa kanila o naipamana, yung great nationalism nilang magkakapatid. Yun daw yung isa sa pinaka-the best na ipinamana o ininstilled sa kanila ng kanilang amang si Ferdinand Marcos. Okay? Tuloy na natin. If they do not, then you can't. And that's generally how that will be determined. Very well put. Your father firmly believed in the American commitment to freedom, justice, equality, and human rights. Mm. Most of all, as he said to the U.S. Congress in his speech before the joint houses
in 1971, he believed that the United States would never betray a friend. Do you still share your father's faith in the United States after all that has happened? Yes. I certainly believe that the United States, America, still stands for something. Ganda ng sagot niya, no, mga utol? Considering. So noong mga panahon na yon, ay magkaibigan si President Reagan at ang si President Marcos. Sa madalit sabi, etong partidong kabila ng kalaban ng mga Marcoses, yung mga Cory, yung mga Aquino, eh nakipagsabwatan di umano sa United States, tapos yung United States, okay, yung mga yung puwersa ng United States ang sapilitang nag-exile o nagbitbit sa pamilyang Marcos patungo sa Hawaii. At doon nga sila nilitis, 'di ba mga utol? Pero naniniwala pa rin si President Bongbong Marcos back in the day na United States of America still stands for something. Naniniwala pa rin daw siya, hindi daw nagbabago ang kanyang pagtingin. Hindi siya nakakaano lang no. Hindi siya yung sama ng loob na dapat eh, 'di ba? Parang binetray sila eh. Sa madalit sabi, yung pagkakaibigan nila, pero syempre nasa usapin talaga 'yan. Baka nung mga panahon na 'yon talagang hindi natin alam yung backstory ni Ronald Reagan kasi kung bakit siya napapayag na bitbitin ang pamilya Marcos patungo sa Amerika, eh, 'di ba? Okay, tuloy na natin pero yung sagot ni Bongbong Marcos nakaka-bilib dito. Okay? The United States America still stands for something. And we stand for that. Mm-hmm. And we are therefore wedded together in our beliefs. Together. I think that what happened in 86 was a failure of the American system. Mm. I think there were personalities or cliques within the system that decided at some point to put us away. I sincerely believe this was a mistake for the Philippines and for the United States. I think that events since then are beginning to show that that is so. The plight of the average Filipino has worsened. Pag-usapan na lang natin ang gulunggong kung gusto mo. And the Americans and the specific interest of the bases, the American bases in the United States, their hold on that has become more tenuous in the last 3 years. And therefore, for the Philippines and for the United States, and I dare say for the Southeast Asian countries for whom democracy is important, for them all, I think this has been a mistake. Mm. Now, this is not to say that America has turned on us. Malinaw yung mga utol, no? This is pagkakamali lang daw ng ilang mga taong sangkot. Okay? Sa madalit sabi, yung sinasabi niya, yung nangyari sa America and Philippines, yung feeling ng iba na binetray sila ng mga ang pamilya Marcos ng mga Amerikano, eh hindi daw yung pagkakamali ng buong Amerika. Bagkus yun ay pagkakamali sa isang parte ng sistema ng mga taong makasarili. Parang ganon yung gusto niya sabihin doon. Okay? Pero, kung yun, when you're reading between the lines, yun yung pagkakaunawa ko. Na hindi ito, ng buong Amerika. Ito'y parte ng mga makasarili mga tao, yung mga sakim na personalidad na namumuno o nasa loob ng kanilang sistema. Parang ganon, mga utol, yung ibig niya sabihin. And kaparehas din sa Pilipinas. So parehas din. Parang ganun yung sinasabi niya. Hindi ito pagkakamali ng buong Pilipinas. Ito yung pagkakamali ng iilang taong gustong mag, di ba? Yung mga, may mga pansariling interest. Kagaya rin sa Amerika na parang ganun. Okay mga utol? Kaya
sinasabi niya na hindi ito. I still believe the America at the America still stands for something. Okay? So yung malinaw 'yun mga utol, tuloy na natin. Perhaps. So hindi nga siya naniniwala na yung America ay nag-turn against them. Okay? Yung ilang tao lamang. Yung ilang mga tao na yun, parang sa madalit sabi, kumbaga sa mga salita natin, anay, mga anay dun sa sirkulo. Parang ganon, tuloy na natin. The powers that be did what they believed was the right thing, having been told what they were told, which unfortunately wasn't true. I just wish, I just hope that they will realize what is truly going on back home, what you and I know, what the country knows, what the average Filipino knows. Life is harder. People are going hungry. The communist insurgency grows worse by the day, no matter what they say. Peace and order in the cities, in the countryside, is getting worse. And no matter how you put it, no matter what ideological buzzwords you care to bring up, that in the end is the measure of the success or failure of your program. Tama. And having said that, I will not sit here and tell you how life is in the Philippines. I haven't been there in 3 years. I will ask you, how has it been in the last 3 years? Diba? Parang ano eh, no? Sinasabi niya na anong kinalabasan niyan, yung ganyan na yung pangyayari na yan nung simula nung 1986, kasi ito ay taken ng 1989. Okay, anong nangyayari ngayon sa Pilipinas? Okay, parang ganoon eh. Teka lang mga utol, ah. Bago natin pagpatuloy, basahin lamang natin yung isang komento dito na gusto ko lang i-share sa inyo. Isang komento dito. Ito yung mga utol. Ayan. Mula kay Sion Ramos. No? I'm watching with teary eyes with this interview. I had witnessed how they were during their exile in Hawaii. Nakakaawa ang itsura nila noong dumating sila sa Hawaii hanggang mawala si Apo Lakay. Kaming mga Ilocano nag-iyakan sa awa. Dalhan namin sila ng ulam. Gustong-gusto ni Apo Lakay ang dinding-ding ng Ilocano at kagamitan katulad ng sabon, toilet tissue kasi pati pera nila na freeze ng walang hiyang. Okay, ayan ha, malinaw yan. Galit na galit kami sa Cory na yan. Hindi bale, makikita naman natin ngayon, tingnan nyo na lang. Medyo ano na to eh. Basta yung gusto ko sa kanya, yung parang kwento niya, yung naging buhay ng pamilyang Marcos sa Hawaii nung dumating. No? Napakahirap naman talaga. Wala kayong pera eh. Wala kasi freeze lahat ng bank account. Binitbit kayo doon nang walang-wala. Nang kahit anong, bitbit lamang siguro nila ay mga damit nila. Okay mga utol, napakahirap ng lagay niya mga nila Bongbong Marcos ng mga panahon niyan, tapos naging hina pa si Ferdinand Marcos. Diba mga utol? So yun, sinare ko lang yun. Tuloy na natin. Has it succeeded? Has it failed? Natanong niya yung nangyari sa Pilipinas. Okay. No? Can you tell us, therefore, how you feel about the Filipino people in general now, 3 years after EDSA? No different. I do not believe that what happened at EDSA was, I think it was a terribly well organized. I mean, it was very well done, very well organized. I'm sure there was a core group in that who believed. There were mistakes in my father's administration, for which I'm sure people were hurt. But I do not think, and I didn't think then and do not think now, that that was representative of the majority of the 54 million then Filipinos. I still don't think so. No. Ito yung nangyaring EDSA Revolution, yung tanong sa kanya mga utol, no? So hindi siya naniniwala
dun sa revolution na yon. Okay? Hindi yan yung majority ng 54 million. Okay? Hindi yon. Hindi yun yung mga nag-aklas. Kundi, ito'y bunga lamang na binuo, di ba? Sabi niya, may core group na bumuo dyan. O, pwedeng binayaran, pinilit sumama, at ang dami nating, ang dami kong nababasa sa mga comments na pinilit lamang sila sumama sa EDSA Revolution na yon, and yung mga interviews ng mga taong anti-Marcos ng mga panahon na yon, na parang kasi, pati sila, yung mga estudyante ng mga panahon na yon, eh naloko rin. Dahil sa mga pag-control nila sa media na kung puro kasamaan ni Marcos ang nilalabas. O ngayon, ang sinasabi ni Bongbong Marcos, hindi totoo yung EDSA Revolution na yan. Yan ay parang ano, sarswela nga eh, ang tawag nila. Kung parang ano, dula-dulaan. Okay? Ito'y palabas lamang ng kanilang kalabang grupo o ng kanilang ng kalaban sa politika ng kanyang ama. Okay? Stage. Yun ang pinaka-perfect term. Yung EDSA Revolution para sa pamilyang Marcos ay stage lamang ng kanilang mga kalabang partido o kalaban sa politika. Yun. Malinaw, okay? Tuloy na natin. First of all, there was no revolution. Hmm. I never saw a revolution. We left because we did not want to kill fellow Filipinos. Tama. Kasi binobomba na, eh, parang binobomba. We left the palace to go to Ilocos. We were tricked into coming to Hawaii. Yan yung, ano, totoo kwento. I don't see in that a revolution. I cannot see how that constitutes a revolution. I cannot see, you see, it's impossible for me to differentiate how do I feel about the Filipinos. How do I feel about myself? I'm one of the Filipinos. Tama. It's impossible for me to say, I think about Filipinos that way. I think about myself in a certain way. I think about them in the same way. I'm a Filipino. Tama. I love my country. I love the people more than, I love my country more than any other place in the world. I've been everywhere. I love my people more than any other people in the world. Yeah, malinaw yan, mga utol, ha? Kasi parang, sabi niya, mali, natanungin mo ako na anong pakiramdam mo sa mga Filipino? Eh, parang sinasabi ko rin yung sarili ko kasi Filipino ako. So, napakasimple ng sagot niya. I love my people. Okay, yun lang. Mahal ko Pilipinas, mahal ko bayan ko, no? Kesa sa anumang lugar sa buong mundo. Nakarating na ako sa mga yan. Pero, mahal ko Pilipinas, mahal ko mga kapwa ko Pilipino. That's it. Yun lang yung gusto niya sabihin. Perhaps I'm prejudiced. Now, so be it. Hmm. And no, nothing has changed. Nothing has changed. Not one tiny little bit. I can't see why it should. Nothing. They haven't changed. I haven't changed. Grabe, no? Yung pagmamahal. Hindi, ano, no? Nasa puso niya pa rin, ano? Considering, no? Marami naghudas sa kanila, ano? Marami tumalikod sa kanila. Eh, siguro, ganyan sila pinalaki. Ganyan siya pinalaki ng magulang niya. Diba? Yun lang yun eh. So, basta eh, isa lang sinasabi niya. Hindi. Kasi ang gustong malaman ng marinig nung ano eh, nung interviewer, ano eh, kung masama ba loob mo kasi ginanyan kayo ng mga Pilipino. Parang sa kanya naman, hindi naman mga yung taong bayan ang gumanyan sa amin eh. Kasi parang ganun yung gusto niya sabihin. Hindi naman taong bayan eh. Kundi yung bilang ng mga taong galit sa amin. Yun lamang. Yun lang. Tapos yung iba, eh naloko rin kasama. Diba? Naloko kasama yung karamihan sa mga Pilipino. Parang ganon. Okay, tuloy na natin. It's the same. Is there anything you would like to say to address yourself directly to the Filipino people, perhaps in our own language? Sa Tagalog well, na, no? In spite of how far we are, nandito kami ngayon sa Honolulu, malayo-layo kami sa inyong lahat. Nalalaman namin at narinig namin ang mga nangyayari sa ating bayan. Asahan ninyo na gagawin namin lahat ng kaya namin gawin upang kayo tulungan. But the Filipinos must come to a political maturity at this point in their history.
Filipinos must understand that they must exercise their political will for what they believe to be right and what they believe to be just. We know the conditions that they find themselves in now. We know what life is like in the Philippines now. They know much better than we do. They must now exercise their political will, their political energy to make changes. Napaganda no, no? Mga utol. Kasi kahit wala daw sila, eh, naririnig nila kung ano nangyayari sa bansa. No? Parang simulan nyo. Simulan nyo na ilaban ninyo yung inyong mga karapatan o yung mga will ninyo para sa bayan. Okay? Para sa ating lahat, para sa inyong lahat. Parang ganun, no? Na tingnan nyo yung ano, yung nararapat, kung ano yung tama. Pero handa namin gawin ang lahat para kayo itulungan. Kaya siguro gustong-gusto nilang makabalik sa bansa natin. At nakabalik po sila noong 1992, no? Dahil sa utos rin ni Cory noong 1991 yata, sa hindi ako nagkakamali, pagkawala ni President Ferdinand Marcos noong 1989, eh pumayag siyang iuwi yung bangkay ng dating Pangulong Marcos. Tapos parang may mga certain conditions eh, hindi ko na maalala. And then, nakauwi nga ang pamilya. Sa madalit sabi, nakauwi ang pamilyang Marcos noong 1992 dito sa Pilipinas. Para, kaya lamang pumayag si Corazon Aquino para umuwi sila, ay para harapin yung mga kaso dito. So yun naman ay handa namang harapin. Kasi yun nga gusto nila eh, yung malinaw at malinis ang pangalan ng pamilyang Marcos doon sa mga ibinabato sa kanilang akusasyon. Okay mga utol? To make their lives easier, better, and correct. And it's a turning point in the history of our country. It's a turning point in the maturity of political maturity of the general populace. Okay mga utol, ititigil na natin hanggang doon lang muna. Ayan yung interview kay President Bongbong Marcos sa Honolulu, Hawaii noong 1989. Gusto kong malaman ang inyong komento hinggil dito mga utol. Pakicomment na lang, huwag niyong kalimutang i-like yung video at maraming salamat sa inyo. Pakisubscribe na rin. Mag-iingat mga utol, muli ako si Target Aquiles. Nagpapasalamat ako sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat.